Pero balikan lang natin yung naging source po ng inyong information na Kong Benny, no? Sabi niyo, yeah, police officer. Ito po ba, without naming names, police officer na active service pa rin ho ba o retirado na? Active. Active pa. So, active, yes, so ibig sabihin nun, marami po talaga siyang mga nakakausap at nakahalubilo na alam po itong pangyayaring ito. In fact, sinabi pa niya na siya ay biktima ng human rights. Paano nangyari? Sapagkat ginagamit siya. Nagamit siya. In what way? Sa war on drugs. Nagamit po siya, nagamit siya para ano, pumatay? Hindi naman para pumatay, kundi of course, naging station commander siya eh. Okay. Kaya nagamit din siya na pabayaan niya na mga kapulisan niya gawin ang dapat nilang gawin. So ang tingin niya sa sarili niya, biktima siya? Ganon? Biktima siya. But do you agree na ganon dapat ang turing sa kanya? Well, nakikita ko naman yung kanyang honesty. So, in fact, sabi ko sa kanya, okay, magsasabi ka ba ng totoo kapag inimpitahan ka namin sa hearing? Sabi niya, yes. Ganon. So, aharap siya. Yes. Pero Harap siya. Iaharap siya, pero ano, nakakubli yung mukha niya, ganon? Hindi pa namin alam. Pag-uusahan pa namin kung anong gagawin natin. Aba. Kasi so, syempre, natatakot din siya na natural. You know, na delikado rin ang kanyang buhay. Buweltahan siya. Oh. Pero pero siguro dahil bago pa siya humarap sa hearing po ninyo, inusisa niyo na, 'di ba, kung talagang credible, yes, yung kanya pong mga, yes, isinisiwalat. Anong pinangahawakan niya, Kong Benny? Well, sabi ko sa kanya, pinakamaganda niyan kumuha ka ng dokumento. Kaya nga. At talagang yun ang nangyayari. Now, siguro, you spill the beans. Siguro, kung mayroong mga one or two witnesses na makukuha natin, an accusation is established. Yun naman ang batas eh. Opo. Pero ito lang, kung sabihin na natin may laundering, di ba? Sabi niyo po, baka nilolaunder muna yung pera. Pagkatapos ito ay binagamit ng PNP na, yawon ko, PNP nga ba? Pabuya, no? Doon sa mga nakakapatay ng drug suspect. Eh, kanino nila nilalagak daw yung pera? Galing sa Pogo, and then kanino binibigay? Sa mga matataas na official din ng PNP? Hindi ko pwedeng isiwalat lahat. Okay. Pero alam nyo kung kanino binibigay? Yes. Okay. May mga binanggit siya. Aba, nabigla ba kayo dun sa mga binanggit niya? Kung nabigla ako. Sabi ko, kawawa naman ang Pilipinas. Nabigla ba? Kailangan sa Quadcom namin, isisiwalat namin lahat. Okay, Quadcom. Sabi mo, apat na komite na ang didinig, yes, dito sa isyong ito. Sino-sino, yes, po yung mga komiteng ito, Congressman? Committee on Public Order and Safety, Committee, okay, on Public Accounts, Committee on Drug, Dangerous Drug, okay, at in committee ko. Okay, sige. Bakit po kayo nagkasundo na dapat pag-isahin na ang mga hearing po ng apat na komiteng ito? Kasi meron kaming commonality. Meron interconnected lahat. Ang mga, ano, for example, like meron reward system ang Philippine National Police. Andyan ang Pogo, nilolaunder ang pera. Okay? At parang yun ang reward system. Okay. Oo. At yung 20,000 na napatay ng Philippine National Police nung war on drugs. Oo. Andyan yung back, yung drugs ay given na yan, no? Yung Pogo, anong connection namin? Kaya kinakailangan na mag-meeting kami sapagkat pare-pareho kaming gustong anayahan ang former president. Ako nauna eh. Hindi nga siya nagpunta. Yes. Amin muli siyang iimbitahan, no? At this time, iimbitahan namin on the Quad Committee. Para sa more unboxing ng issue ng bayan, subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.